Well, 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 mga kapopong. Kumusta? Well, bigyan ko muna kayo ng isang mabilisang trivia, ha? Alam niyo ba na sa bansang Sweden ngayon totoo palang malapit ng ma-phase out o matigil na totally ang paggamit ng cash o physical na pera? Yes, mga kapopong, as in yung paggamit ng papel na pera at yung paggamit ng barya sa bansang Sweden malapit na talagang maipatigil. Ano ang dahilan? Well, ito lang naman ay dahil sa pagpayag nila sa cashless society. Well, sa madaling paliwanag, ito kasi ay karamihan ng mga tao sa bansang Sweden ay gumagamit na ngayon ng digital currency o digital na pera. Subalit naging malaking issue naman itong ginagawa nila, hindi dahil sa paggamit nila ng credit card at hindi dahil sa paggamit nila ng cellphone application, kundi dahil sa isang device na nakapasok sa kanilang katawan. Yes, mga kapopong, most specifically, itong microchip na nakapasok sa kanilang mga balat. Well, kung bigla mo naman akong tatanungin ng, oh, Teacher Popong, ano naman ang problema sa paggamit ng microchip na nakalagay sa kanilang balat? Eh, di ba mas maganda nga pag ganyan ang mode of payment? Well, para naman sagutin yan inaanyayahan kitang tapusin mo ang video na ito at mamaya talagang ikagugulat mo ang iyong mga malalaman. Well, actually, ang issue kasi dito mga kapopong napapabalita kasi na mayroong isang tao na sobrang yaman ang nagpaplano na makontrol ang buong mundo sa pamamagitan ng paglalagay nitong microchip na ito sa lahat ng tao dito sa daigdig. Well, isipin mo na lang ito ha, na kapag ang lahat kasi ng tao mapasukan o puwersahan lagyan nitong microchip na ito sa inyong mga balat, ay posibleng halos lahat na ng ginagawa mo sa buhay ay pwede nang matrack o pwede nang malaman noong taong nagpaplano na ito na gawin ito sa buong mundo. Yes, mga kapopong, as in lahat ng iyong ginagawa. Well, tulad na nga kung saan ka pumupunta, ano ang iyong binili, magkano ang total na pera mo sa iyong bangko, at iba't ibang pribadong impormasyon na mayroon ka sa iyong buhay ay pwede nang malaman dahil sa paglalagay nitong microchip na ito. At ang malaking katanungan kasi dito sino nga ba itong tao na ito na gustong makontrol ang buong mundo? At bakit niya nga ba ito ginagawa? Well, isa-isahin nating sagutin yan. Well, actually, kahit anong research mo kasi ngayon sa internet wala ka talaga matatagpuan na specific na pangalan kung sino nga ba itong tao na ito. Subalit magkakaroon ka naman ng idea na itong tao na ito sobrang yaman talaga na isang tao. Yes, mga kapopong, as in sobrang yaman na tao na posibleng hindi mo rin talaga matagpuan ang kanyang pangalan sa top 100 richest person in the world dahil sobrang isinisekreto niya ang kanyang identity sa publiko. Well, ito nga ay upang hindi rin talaga malaman ang kanyang plano at upang hindi rin malaman ng mga tao sa mundo kung sino-sino pang mga bilyonaryo dito sa mundo ang sumusuporta sa tao na ito upang makontrol ang buong mundo. Subalit, ito naman ang iyong ikakagulat at medyo ikakatakot. Alam niyo ba na ang planong pagkontrol sa mundo na ito parang unti-unti na talaga nagsisimula? Paano ko nasabi? Well, ganito kasi yan. Actually, simula kasi noong magkaroon tayo ng krisis halos 10 buwan na nakakaraan, ay dito rin sa panahon na ito, unti-unting lumakas ang industriya ng mga kumpanyang nag-o-offer na ilagay mo sa kanila yung iyong pera upang maging isang digital currency nga at upang hindi ka na rin talaga gumamit ng physical o actual na pera. Well, take note mga kapopong ha. Bago kasi nagdesisyon ng mga tao sa Sweden na magpalagay ng microchip sa kanilang mga balat, ay nagsimula muna talaga silang magustuhan itong cashless transaction na ito sa pamamagitan ng paggamit ng credit card at mga online transaction gamit ang iba't ibang application sa cellphone natin. Na base naman sa comment na aking nabasa, ay hindi naman daw alam ng mga taong ito na ito talaga ang isa sa mga unang plano upang makontrol noong taong sinasabi ko kanina, ang buong mundo.
At upang balang araw mapapayag din sila na magpalagay na ng microchip sa kanilang mga balat dahil nga sa effortless transaction na kanilang na-experience. Well, anyway, tingnan nyo na lang itong larawan na nakita ko sa internet. Itong event na ito tinatawag nilang microchip party na kung saan ay isang event na sobrang daming tao ang biglang magpapalagay ng microchip sa isang araw. Subalit base uli sa mga comment na aking nabasa patungkol sa larawan na ito ay ang katotohanan daw kasi ay halos 90% ng mga tao na dumalo sa event na ito ay hindi naman talaga magpapalagay ng microchip dahil matagal na talaga silang mayroong microchip na ito. Well, sa madaling salita, ay dumalo lang daw ang karamihan sa mga tao na nandito upang ma-encourage yung ilang tao na nasa event na ito na wala pang microchip na magpalagay rin ng microchip. Well, dito nga sa interview nitong babae na ito na nilagyan noong microchip noong araw na yun ay binanggit niyang talagang handa na daw talaga siya para sa bagong mundo na mayroon tayo ngayon. Pero ang pinaka nakakatakot kasi may mga articles ka kasing mababasa online na ang isa raw sa mga plano upang makontrol ng taong binabanggit ko kanina ang buong mundo ay sa pamamagitan ng pagsikreto sa mga tao upang malagyan o upang mapasukan sila ng microchip na ito. Yes mga kapopong, as in yung tipong wala kang kamalay-malay napasukan o nilagyan ka na pala ng microchip na ganito. Well, kaya't isa rin ito sa mga naging issue patungkol sa vaccine na dinedevelop ngayon sa mundo na marami talaga ang tumatanggi na magpalagay nitong vaccine na ito sa takot na gawin itong paraan upang palihim na magpasok ng microchip sa katawan ng tao. Subalit base naman sa update patungkol dito sa vaccine na ito ay binanggit ng isang vaccine manufacturer na totoo naman daw na mayroon silang tracking device na ginawa para sa vaccine na kanilang dinedevelop. Subalit itong tracking device o microchip na ito external o hindi talaga nilalagay sa loob ng katawan ng tao. At ito ay nakalagay mismo doon sa pakete ng karayom na ginagamit sa pagbabaksin. Well, ito nga rin ay upang mamonitor yung mga tao na nagpabaksin gamit yung kanilang dinevelop. Well, who knows mga kapopong. Nasa panahon ngayon kahit ako talagang napapaisip rin patungkol dito sa iba't ibang ginagawang vaccine na ito. Pero siguro para sa further research na aking gagawin patungkol dito ay siguro balang araw malilinawan din tayo patungkol sa katotohanan at benepisyo nitong mga vaccine na dinidevelop ngayon. Well kayo mga kapopong, isa ka rin ba sa nagbabalak na magpaturok ngayon? At ano pala ang masasabi mo dito sa microchip na pinag-usapan natin ngayon? Well, syempre gusto ko malaman yan so i-comment lang yan sa baba. At ito'y aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may natutunan o nalaman ka sa video ito'y mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto niyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te Amok!